You shall not be partial to the poor or show preference for the mighty, but in the righteousness and according to the merits of the case, judge your neighbor. Leviticus 19:15. Why do we complicate the simple? Di ba simple lang naman ang issue eh? Sino ba nagsasabi ng katotohanan? Ano ba ang katotohanan? Base sa ebidensyang naibigay dito sa korting ito, ano ba ang katotohanan? Almost 10 years ago, nasa Amerika po kami at nagpapagamot po ang aking ama, hindi pa namin alam at that time na may cancer na pala po siya sa tiyan. Dahil gabi-gabi naman siyang umiiyak sa sakit po around 2 o'clock in the morning, tinanong ko siya, "Dad, anong masakit?" Nagulat po ako sa sagot niya dahil sabi niya, "Alan, 40 years ago I studied here, I worked here, but I was determined to go back home. 40 years later, nandito na naman ako, ang dami ng ibang umunlad na bansa, ganun pa din tayo." Nabasa ko sa kanyang mata, ang simpleng katotohanan na yung corruption at kahirapan ay dinudurog ang spirito ng isang nadudurog na ang katawan. Mas masakit pala yon na yung spirito at pag-asa ang nadudurog, lalo para kung para sa sariling bayan. Gusto ko po magbago ang ating bansa. Gusto ko po na makita na nakatawa din ang aking ama. Ngunit meron din pong cancer ang ating lipunan. Cancer na ang ibang batas at ang ibang pamantayan o standard sa ating lipunan ay iba para sa mayaman at mapangyarihan at iba para sa mahirap. Cancer ng korupsyon. Cancer na para sa mga mayaman at makapangyarihan ang simple ginagawang komplikado. Dahil sa cancer na ito, iba't iba ang interpretasyon ng batas sa mayaman at mahirap. Hindi ko po matanggap ang interpretasyon ng pinakamataas na hukom ng ating bansa na yung $2.4 million ay hindi kailangan ideklara sa SALN sa ilalim ng 6426. Hindi ko po pwedeng matanggap na isang public official sa isang simpleng ploy o paraan na i-convert niya ang kanyang pera sa dolyar ay pwede na niyang hindi ideklara sa SALN. Kaya po ba natin tanggapin ang interpretasyon na kung ang $2.4 po ninyo ay ilalagay niyo sa safety deposit box, ilalagay niyo sa kahadeyero dun sa inyong opisina, or itatago niyo sa baul sa bahay, ay kailangan itong ideklara sa SALN? Pero pag dineposit mo sa isang dollar account, hindi mo na kailangan i-deposit sa SALN? Mukhang ginawa nating komplikado ang simpleng-simple. Pesos, kahit may confidentiality, kailangan ideklara. Pero pagdating po sa dollars, hindi kailangan ideklara. Pati ba naman sa pera, may diskriminasyon tayo? Pati ba naman sa sarili nating bansa, mangingibabaw pa ang dollar sa peso? When a public official, especially a judge, is faced with two possible interpretations of the law, one which will give life to the spirit of the sovereign will of the people embodied in the Constitution, and another that will protect only himself, it is his moral, human, constitutional duty to choose to protect the Constitution and not himself. If a public official has a choice between harmonizing several laws with the Constitution, 6713, 6426, and the other choice is to make them repugnant with each other o hindi pwedeng magpagsama, ano dapat niyang desisyon? Hindi ba simple? Lahat ng abogado alam yon. You construe it that you will harmonize all of these laws. Ito po ang tanong ko. Paano po kapag ka may kaso ang 1.3 million civil servants, ilan man sa kanila, isa, dalawa o marami sa Korte Suprema? Paano kung halatang-halatang tinago lang ang pera pero dollar account ang ginamit? Will the Chief Justice have the moral ascendancy now to convict that public official? Hindi pwede. Dahil sa sarili niyang depensa, ginamit niya na yung interpretasyon na to. Sana po kaya kong tanggapin na yun ang interpretasyon niya, but just in case, dineklara pa rin niya. I would respect him for that. This is what I think the law is, but this is what's good for the country. Therefore, idideklara ko pa rin.
Hindi ko rin po matanggap ang interpretasyon ng 80 million na aminado niyang hindi dineklara or part of it ay hindi dineklara ay ipapaliwanag niya sa pamamagitan lang ng isang kwento na wala siyang isasubmit sa atin na ebidensya. Walang ITR ng mga anak niya, walang mga resibo, walang mga passbook. Sasabihin lang po na based on his credibility. I'm not saying he's not credible. But if it was anyone else, if it wasn't CJ Corona in the stand, tatanggapin ba natin yung sagot na yon? O sasabihin natin, ano ba ang iyong ebidensya? Especially when the explanation is against human experience or normal human experience. Marami po na mga may edad na sa lipunan, nilalagay sa anak ang mga account nila. Pero tama po, bihira yung anak ang nilalagay sa kanilang magulang. Bakit ang isang clerk hindi lamang nagdeklara ng isang stall sa palengke, tinanggal na? Bakit ang mahirap pag nagnakaw, bawal? Ano ba sinasabi natin sa mahirap? Bawal magnakaw. Bakit sa mayaman, bawal magnakaw ng konti? Kasi pag nagnakaw ng marami, lahat na ng technicalities, lahat na ng batas, lahat na ng pwedeng ikomplika ang sistema para protektahan siya ay nasa kanya. Bakit po pag mahirap na huli ang sasabihin sa kanya sa presinto ka na magpaliwanag? Bakit po pag mayaman, lahat ng lusot, batas, technicalities available sa kanya? Sa totoo lang po, sobra po ang ganda ng pagpapatakbo ng ating presiding officer ng korte na to. And I admire the prosecution and the defense, and I admire my colleagues. Pero let's be honest with each other, 44 days, more than 200 hours. Sa totoo lang po, isang linggo, kaya natin tapusin to. Kung nilagay na lang natin sa stand at nagsabihan na lang tayo ng totoo sa isa't isa. At tingin ko po, kung mahirap po ang akusado, nasa presinto, nagpapaliwanag na lang siya. Tignan niyo po, kahit sa cellphone, di ba pag mahirap, nahulihan ng asawa na may sweet na text sa iba, ano sabihin niya? Honey, missent po yan. Hindi ko sell yan. Pag mayaman, ano, kukuha ka pa ng abogado, sasabihin mo pa, darling, hindi ko text yan. Hiniram ng iba yan. Nakikigamit lang ako ng cellphone o share kami in trust yan. Commingled ang mga text, kaya hindi akin yan. Why do we complicate what is so simple? Technicalities which should protect the rights of people. And I don't blame this court for sticking to technicalities because this is supposed to protect the rights of people. Pero somehow in this country, it is being used to protect people who plunder this country. I remember my law professor sa Ateneo School of Law. Sabi niya sa amin, and those of here who graduated from the same school would remember this, if you are strong on the facts, pound on the facts. If you are strong on the law, pound on the law. But if you are not strong or you are weak both on the facts and on the law, pound on the table. Pukpukin ang batas kung doon ka malakas. Pukpukin ang katotohanan o ang facts pag yun. Pero pag hindi, pukpukin mo na lang ang mesa. Yun po ang turo sa ating mga abogado. But can't we agree as a nation to pound on the truth? To pound on justice, and to pound on grafters in this country. Sabi po nung iba, mabait daw po si CJ Corona. Sabi nung iba, hindi siya notorious sa Supreme Court. Actually, kilala din po namin siya at mabigat po sa amin. Some describe him as decent. Kaya sabi po nung iba sa akin, mag-abstain ka na lang kasi komplikado naman ang batas, komplikado naman ito. This is my reply to them with all due respect. If your client cannot explain, I cannot abstain. If you did not disclose, we have to depose. And if you are not fit, you cannot sit as the CJ of our Supreme Court. You will have your day in court. You will have your day in media for civil case, for a criminal case. But for the impeachment case, ang pinag-uusapan po natin, yung kabutihan ng ating bansa. The impeachment court does not simply pass judgment on this specific case or on this specific CJ. The court's action being far-reaching and precedent-setting is actually rebuilding a new paradigm of transparency and accountability in public office. The verdict of this court will affect 1.3 million or more than 1.3 million
civil or public servants, government employees and officials. It will affect 100 million Filipinos here and abroad. It will affect our future because transparency and accountability fights corruption. And corruption has a direct correlation to investments, business, jobs, prices, and the quality of services we give our people. Ang korupsyon po, direkta ang epekto sa presyo, sa kawalan ng trabaho, at sa kita ng bawat mamuyan. I cannot agree with the CJ's interpretation of the law in his explanation that the 80 million pesos and $2.4 million. However, in signing the waiver that allowed the ombudsman to look into bank accounts, he has set a new standard. Bagong pamantayan. Sabihin nyo man napilitan na siya, sabihin mo na lumabas, pumirma pa rin siya at sinabmit niya yung waiver. We should all follow this standard. Etong pamantayan na to ay dapat para sa atin lahat. Transparency of bank accounts is good. I ask the President to instruct his cabinet, sign the waivers or resign and leave government. Executive, legislative, judiciary, COA, COMELEC, BIR, customs, judges, governors, mayors, barangay captains, congressmen, senators, let us agree on one standard. At least, ito pong ginawa ni CJ ay maganda. We can agree on safeguards and protection. Hindi naman ibig sabihin na lahat na lang ikakalkalin ang bank accounts, di ba? Payagan natin ang ombudsman na kung may kaso o issue laban sa inyo, makita niya at tignan po ito. Hindi po pang haras o pang abuse to. But all of us should have the same standard. The waiver taken together with the SALN at kung may papasa natin ang Freedom of Information Law, we will have entered a dawn of transparency and accountability in our country. It will be a new milestone in the tuwid na daan. For myself, gagawin ko po ito. Pag ako inimbestigahan ng ombudsman, papayag po ako na buksan ang aking account. Okay po ako sa waiver. Wala dapat ikatatakot kung hindi, kung walang tinatago. Ayoko rin iharas, ayoko rin kulitin. Pero wala po tayong choice eh. Kung gusto natin magbagong bansa, dapat pare-pareho. Hindi ko makakalimutan ang pag-iyak ng aking ama nung gabing yon, hindi dahil sa sakit ng tiyan o dahil ang katawan niya ay unti-unti pong nadudurog na sa sakit, kung hindi dahil sa pagmamahal ng kanyang inang bayan, ang bansang Pilipinas. Nais ko po ng pagbabago. Nawa sa desisyon na ito, nakapag-ambag, nakatulong po ako ng konti. Masakit man ang proseso, sana nagdulot ito ng pagbabago sa ating bansa. Presume him guilty. Presume him innocent. Give him his day in court. Ascribe to him good faith. Yes, sa civil and criminal cases, sa media, etc. But not today and not in this impeachment court. Guilty with the penalty of removal from office. Honorable Senator Judge Cayetano Pia. Today, we face a difficult task of deciding